Flashback. Guys, nandito na po tayo sa ating dagayan po ng ating Superworm. Bali ito po, i-update po nung video natin na kung napanood nyo po nung huli na naglagay po ako ng another i-breed po natin na Superworm. Bali, titignan po natin, check po natin ang kanilang status gaya po ng mga sinasabi ko po nung huling video. Titignan po natin kung meron pong pagbabago tsaka po advantage o disadvantage yung kinagulang po na Superworm. Bali, ang total po niyan ay nasa 280 plus. Kaya marami-rami po tayo magiging breeder po, another cycle po ulit. Bali, yan po ay 5 days na po. At titignan po natin kung mayroon pong namamatay at nagdi-deform po ng letter C. Sige guys, samahan niyo po ako. Ito. Yan guys. Yan. Yan guys, wala pong namamatay dyan guys. Yan mga ka-farming. Napakaganda rin po ng buti ho ng Yakult kasi hindi na ho kayo magbubutas kung meron pong cup. Yan, nakakahinga na po sila ng maayos po dyan. Hihintayin na lang natin ng maging pupae po sila. Yan. Yan po ang purpose ng pinagulang po talaga na Superworm. Based on my experience na yan, kung naalala nyo guys, yung kulay puti po na yan. Yun. Nag-form po agad siya ng letter C. Ayan guys. Marami-rami naman po ulit tayong magiging breeder. Ayan. Guys, sana nakakuha ulit kayo ng tips ulit sa another breeder po natin na iniintay. Sana mag-like and subscribe po kayo sa Arch Farming. At kung meron po kayong mga tanong, suggestion, na kaya po agad natin sagutin. Huwag po kayong mahiya mag-comment. At sa mga bago pong subscriber na gusto pong matuto, just comment lang po sa ating YouTube channel. Marami pong salamat. And update ko po kayo. Bali, ito po ay 5 days na po. 5 days. Yan. Marami pong salamat. Please like and subscribe. Arch Farming. End of Flashback. What's up mga ka-organic? Magandang gabi sa inyo. Nandito na naman po tayo. Welcome po sa aking YouTube channel kay Arch Farming. Nandito ako ulit guys dahil minomonitor natin yung ating Superworm na pang 6 days na. Titignan natin kung may nagbago na yung ating kinukulture na Superworm. Kung naalala niyo yung aking huling video na nilagay ko sila sa bote ng Yakult. At nung huli ay makikita natin na nag-form sila ng letter C. After 2 days na monitoring ngayon, at may dala po akong pagkain ng Superworm. Ito po guys. Balat po sila ng pipino. Yan. Bali, naggayat po sa bahay ng pipino. Kumain no kami. Kasi ang Superworm, hindi po sila maselan sa ilalagay natin pagkain. Ang gusto po nila ay mga matutubig. Ito, gaya ho ng pipino. Kalabasa, sayote. Yan. Yan ang maganda kong ipakain sa Superworm kasi kahit na wala tayo ng 2 days or 1 days, meron silang nakakain na may tubig. Kaya hindi tayo mangangamba na iwanan natin lang sila. Kaya ito guys, papakita ko sa inyo yung ano, yung inayos ko kasi itong aking lagay ng Superworm kasi hindi pa gawa yung ating backyard sa kabila na ginapagawa natin kasi medyo matagal-tagal pa po bago matapos po yung future organic backyard natin. Kaya papakita ko po sa inyo yung mga Superworm natin na nandito po. Kanina nagpakain po ako ng alahating timba dun sa kubo po namin kasi araw-araw po kailangan makakadami tayo ng Superworm. Kaya papakita ko po sa inyo yung aking mga bago uli na ano,
tsaka po yung update kung may nagbago na doon sa ating sinukulture na superworm. Sige guys, samahan niyo ako. So guys, ito yung mga huling anak na pinagsama-sama ko. Ayan o. Sobrang dami na nyan. Mga anak po to, ito yung huling pinagsama-sama ko. Ayan, ganyan. Mamaya lalagyan natin sila ng pagkain. Kung naaalala nyo guys, ito yung sobrang dami na naipon ko, na nabawasan ko na rin ito. Ito yun o. Ito po yun. Nabawasan ko na po yun. Iba o, nilipat ko po dito. Ito. Yan. Madami pa rin ho. Ayan. Papakita ko po sa inyo yung mga bago nating breeding na lagayin uli ng superworm. Tsaka po yung mga anak pa po nila kung gano'ng karami yung superworm din. Ito pa po. Ito guys. Ito yung sinundan ho nung maliliit pa. Yan. Madaming rin po ito. Yan guys ah. Yan, napakalaking tulong ho talaga ng Purina. Yan. Para lang ho tayo nag-aalaga ng manok. Joke. Yan. Ito guys, yung ating breeding. Yung pinapakain natin sila ng balat ng saging. Tsaka mansanas na scrap po yan, scrap. Ayan. Ito guys, ito naman yung isa pang another natin na breeding. Ito po yung natira dun sa mga magugulang na superworm. Sobrang dami po kasi na gagawin nating breeder. Yung po kasing ating bote ng Yakult, kulang na ho. Nasa 280 plus lang ho yun. Yan, kaya mas magandang maganda ho pagulangin pa po yun. Ito guys, ito pa rin ho yung kasamahan ng marami pong anak. Yun nandun ho sa ano, pinag-iwalay-walay ko po sila. Sobrang dami din ho dito. Yan ho. Yan. So guys, yung another breeder uli natin, na another cycle na naman ho, kasi itlog na naman po uli ito. Ayan. Ito huling nating ginawa. Ayan, bago lang po yan, bago. So guys, yung itong superworm na to, ito yung mga nasa bote na Yakult. Bali, ito ay 6 days. Tignan natin kung may nagbago. Kung mayroong namatay or nagkaroon ng pupae, tignan po natin. So far, wala naman nagbago after 6 days dito sa isa. Ito ho yung isa pa. Ngayon natin kung meron ho nag-form ng pupae, kung kasi baka mag-fail do yung ating ginawa, baka may mamatay. Kaya kailangan may monitoring ho tayo. Ito pa. Yun guys, meron nang nag pupae. Bali, hindi ko po mabilang kung ilang piraso 'yan. Ito 'yan. Ayan. Ito guys yung pupae. Ayan. 6 days po yan. Kaya medyo maganda ho yung ating ano ngayon. Ito pa. Yun guys. Kitang-kita na. Ayan. Medyo ayun, marami po pala naging pupae ho dito. Ayan. Tignan mo natin itong isang ating ayan. Yun guys. Kung naalala nyo ito. Siya yung huling inano natin nung 4 days. Nag-pupae na po siya. Yan. Yun, siya lang talaga naging pupae. Ah, bali dalawa po pala. Ito pa po. Yun guys, napakaganda ho ng ating ano, wala hong namatay. Kaya, medyo maganda ho pala talaga pagka pinagulang natin yung ating superworm ng sa akin po, based on my experience lang po, kasi hindi naman po ako professional. Kasi nadanas ko na po, naranasan ko na mamatayan din ho ng superworm. Dito, ito po kasing pinaglalagyan po na ito. Kwarto po ito. Bali, bahay po namin na
extra. Ginawa po namin muna ng bodega kasi yung mga gamit po na lagay ng mga air pump ko po, air pump, mga submersible drum na ginagamit ko po sa ating drum pan, nandito po lahat sila. Kaya kasi yung ating pinapagawang future backyard hindi pa po tapos. Update ko na lang po din kayo dun sa video po na yan. Kasi DIY lang po yung ginagawa natin. Kaya siguro after 4 days monitor uli natin ito kasi baka ano na sila, yung mag-iiba na uli yung kanilang kulay. Kasi ang ano po ni talaga nito, kailangan maging kulay itim po sila na superworm kagaya po ng mga breeder bago po natin isila isama. Pero ang ginagawa ko po, dahil since itong total po lahat nito, yung tatlo pong ito, ito ay nasa 280 plus. Kaya ang ginagawa ko po, kumukuha po ako ng isang lagayan ng breeder gaya po nito, bakante. Yan, hindi ko pa ako nalilinisan. Lilinisan ko na lang po. Yan. Ang ginagawa ko po dyan, lilinisan ko po muna, lalagyan ko ng patukahon ng manok, yung purina. Tapos, tray po ng itlog. Lahat po ng magiging beetle po dito, dito ko lang po pagsasama-samahin. Para isang ano lang po sila. Isang pamilya. isang ano lang po sila. Hindi ko po masabi. Hindi na po natin pag-iwalay-walayin para mas maganda po yung breeding system natin. Guys, sana may napulot uli kayong aral. Kahit tips lang na konti. Kasi nung kahapon naglinis tayo ng filtration natin, talaga kong napakadumi yung ating filtration system. Kasi kailangan mamomonitor mo din yun. At ako, gaya ko, kahapon lang din ako nakapagpag-upi. At maraming po salamat. Sana mag-like and subscribe po kaya sa Arch Farming. Organic po kasi yung aking sinusulong para maging healthy yung pagkain natin na tilapia. Sa susunod po natin mga video, papakita ko po sa inyo yung asola naman kung paano magparami din po nun. Kasi sa kabila pong pandyon, dun po yun sa may kubo po namin. Kaya ako po yung natutuwa. Sana po mag-like and subscribe po kayo sa Arch Farming, sa YouTube channel po natin. At natutuwa po ko dahil meron pong natutulungan na sinishare ko po na kaalaman. Kaya maraming pong salamat. Sana kapulutan po ng aral para pagdating po ng araw na dumami na po yung ating pinoculture na pagkain ng tilapia, ay hindi na po tayo bibili ng feeds. Kaya medyo napakainit po ngayon dito kasi kwarto po ito. Papakita ko po sa inyo yung buong kwarto na nandito po. Yan. So guys, ito yung aking mga gamit. Yun po ay filter, sponge filter. Tapos yung mga accessories po natin ng mga fittings. Doon po sa mga, kung napapansin nyo yung ating filtration system, meron tayong mga fittings na tubo PVC. Yan guys. Ito. Talagang napakarami na nating superworm. Maraming pong salamat guys. At update ko po uli kayo kung maging detail na po itong ating iniintay na breeder. Another breeder. Sige guys, God bless po.